Napaka-ambisyoso mga kababayan yung programa ng ating Pangulo sa housing dito sa ating bansa. Di ba yung target niya, sabi niya mga kababayan, 1 million per year. Kaya-kaya, sa tingin niya po, yes, si President Digong noon, based dito sa ano, sa balita, si President Digong nagtapos yung kanyang term with best housing production and financing average of 195,687 lang po. Best na yun, ha? 195,687 per year. What? pero yung ating Pangulo, yung ambisyon niya, kaya tinawag ko very ambitious siya na programa sa housing, ang target niya po, 1 million per year. What? Tingin ninyo, kaya? Tingnan na lang natin kasi nagsisimula pa lang po. Kasi nagkabaklag po tayo ng almost 6 million. Kaya sabi, mga kababayan ng ating Pangulo, in 6 years anya, kailangan nating magpagawa ng at least 1 million housing units para yung backlog, mga kababayan, in 6 years time, mahabol natin. Tama naman po, mga kababayan. Kasi kawawa talaga yung mga wala pang bahay hanggang ngayon. So, kahapon, mga kababayan, to start with his, project, ayun, pumunta yung ating Pangulo doon sa Nueva Ecija yata ito. Basahin ko po sa inyo itong balita. Nagpagawa siya doon. Yung first phase yata, 5,000 units, 5,000 plus na units ng pabahay. Eh, kasi alam ninyo, patapos yung taon. Yung budget for this, yung old budget pa siya. Di ba? So, old budget siya. By next year, mga kababayan, siyempre, nakapag-budget ng panibago at na-meet na rin ng ating Pangulo, yung mga financing institution, the banks, na mga ngapital muna rito. Di ba, kinausap ng ating Pangulo, para ma-implement yung mga projects guaranteed by the government. So, sabi rito sa ating balita, President Ferdinand Marcos Jr. reaffirmed his promise kahapon po to provide 1 million houses for poor families every year under his administration's public housing program. Tingnan ninyo, mga kababayan, i-compare ninyo sa naging achievement ni President Digong. Nakapagpagawa lang siya, 195,000 per year. Yeah, parang ano, kung iisipin mo, parang malabo. Di ba? Ito, best housing production na ito since the time of Apulakay. So ito na yung pinakang mataas. You see, sabi rito, the best production, housing production and financing average per year, which is the highest since 1975. Imagine that. Pinakang mataas na ito mula pa ng panahon ng tatay ni President Bongbong Marcos. And this time, mga kababayan, ang gustong implement ng anak ay 1 million. 1 million per year. And siguro na pag-aralan na din ito, mga kababayan ng ating Pangulo, siyempre, and with the support ng mga bangko, in other financing institution, pag na-approve pa yung finally maipasa, yung Maharlika Wealth Fund, magkakatulong pa yon mga kababayan, sa financing, di ba? Mr. Marcos was in Nueva Ecija kahapon para pangunahan po yung groundbreaking ceremony of the project doon po sa Palayan City Township
i-project under di pambansang pabahay para sa Filipino program. Ito, ipakita ko sa inyo yung mga picture-picture ng ating Pangulo. Yung capsule po. Time capsule, awak-awak ng ating Pangulo. Yung groundbreaking po siya. So sabi po ng ating Pangulo sa kanyang speech, I'm glad that we are continuing and this is not the first groundbreaking that I have attended. I hope, I know it, it will not be the last and that we will continue to break ground in different parts of around the country so that our dreams for 1 million homes a year would be realized. So it will be a massive implementation of housing projects all throughout the country, mga kababayan. Just like nung panahon ng kanyang tatay, massive yung pambansang bagong na yon and Bliss housing project all throughout the country. And until today, makikita pa din natin yung mga pabahay, mga kababayan ng kanyang tatay. Kahit dito sa amin, kitang-kita pa rin. Buhay na buhay. At mayayaman na yung mga beneficiaries po. Yung itsura na po, parang mga private subdivisions po na gawa ng mga mayayamang developers po. Di ba? 1 million homes a year. If we reach that, at least it will be of great help to at least solve our problem in housing. Kuan po ito, mga kababayan, this will be a landmark achievement pag naabot ito ng ating Pangulo. Dito siya maaalala ng mga mamamayang Filipino paglipas ng panahon na siya nakapag-implement ng pabahay 6 million in his term. According to the President, the administration's concept is to provide families with shelter not only for poor residents but also for employed people who struggle to have decent housing. Gusto ng ating Pangulo bigyan ng disente. Hindi lang po basta bahay, kundi magandang bahay, disenteng bahay para sa mga Filipino. Housing agencies and developers must consider providing their housing projects with facilities in the cities like water, power, schools, markets, as well as transport hubs, sabi po ng ating Pangulong Marcos. All of these things things have to come together. It is not a question. We already have an experience. Well, experience sila sa ganitong trabaho, mga kababayan. I hope that we'll continue at this rate and we have to do this. This is one of the many projects actually that we are going to break ground. And I hope soon, magiging sunod-sunod po, mga kababayan, yung mga groundbreaking ceremony. The 11-hectare Palayan City Township Housing Project is part of the Pambansang Pabahay para sa Filipino Program, aimed at addressing the country's housing needs by building 1 million houses each year in the next 6 years. Now, once completed, mga kababayan, the community township in Palayan City will give rise to 44 towers. Kuan po ito, mga condominium? 44 towers that can accommodate 11,000 housing units. Kita ninyo? Napakaganda. Under the three-phase project, 5,100 housing units will be built first. Yun ang una. With support, infrastructure such as elementary school, livelihood center, administrative offices,
Central Park, basketball court, kumpleto po ng amenities po. A mini market in hawker area, aquaponics area, sewage treatment plant, and materials recovery facility. Construction will commence in April next year with the project's phase 1 with 2,500 housing units seen to be finished in 2024. The national housing project is expected to generate 1.7 million jobs every year from 2023 to 2028. Yun ang maganda rito, mga kabayan, kasi nakapag-generate pa sila, nakatulong pa sa mga walang anap buhay, yung mga construction workers at iba pang trabahador na pwedeng i-hire, mga kababayan, ng mga empleyado na pwedeng i-hire ng contractor po. So it will generate jobs para sa mga locals. Ayos? BBM! Pwedeng masama na naman yung loob ng mga Dilawan po, kasi hindi anya kami yung gumagawa niyan. Wala kaming kita dyan. At lalong mamang si President Bongbong Marcos, lalong mamahalin ng mga Pilipino kahit anong panira sa palasyo. What? Hindi tumatalam yung mga marites sa palasyo. What? Na dati pong sabi, supporters ng ating Pangulo, bumaliktad. Hindi na pagbigyan ng mga personal na interest po nila. What? Anyway, mga kababayan, baka lang gusto ninyo po itong itry. Firmax Firming and Lifting Cream, pinapahid po sa mga pulses and affected area. Mainam po sa paninigas ng mga kasok-kasuan. Pasensya na kaya, medyo ngongo po ako. Grabe sipon ko. Naulanan kasi kami ni Mrs. Si Mrs. mas ano siya? Mas malakas yung resistensya. Ako biglang sinipon. Nagdi-distribute kami ng Noche Buena. Ayun, naulanan ako. Hindi sanay. Ito naman po sa mukha naman po, Automax Radiant Serum. Anti-aging siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, ito, mainam po ito, try lang po ninyo. Nengsha Red Mixed Fruit Drink. Hindi man siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya sa goji berry. Yung goji berry po, may anti-cancer properties. Ayos? Sa yung mga inquiries po ninyo, sa kuha na lang po kayo, sa messenger namin sa Facebook. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye.